Good morning mga kasuklot! Nandito tayo ngayon, nag-harvest tayo ng isang tool. Gamit na ang ginawa kong suklot. Nandito mga kasuklot, mag-harvest tayo ng isang tool at kakayo rin natin at ibibinta natin sa market. Ayan mga kasuklot, iglaraglaga natin. Ngayon na tayo nagamit ng pag-akyat. Itong kawit ang ginagamit natin. Bilis pag ito ang gagamitin yung pagkawin. Ayan mga kasuklot, nakakuha tayo ng dalawang kalahati ng sasako. Mamaya kakayo din natin ito lahat. Samahan nyo ko mamaya pagkayo dito mga kasuklot. So, ito si Bilas. Bilas, mag-shout out ka sa mga kaibigan mo. Nakatakilay. Ayun po sa kanya lang. Ayun man ang kukunin natin. Master! Gunggol! Barinig kita sa mukhae! Few inches later. Good morning mga kasuklot! Dahito na tayo ngayon, yung kinuha nating santol ay kinakayod na natin. Nagkayod na tayo. Madami na tayo mga kasuklot na kayod. Ngayon, iano ko sa inyo kung paano ang tamang paghihiwa nito at pagkakayod mga kasuklot. Ang tamang pagproseso nito para ito ay hindi pumula. Kasi mga kasuklot, ang santol ay pumupula ito kapag hindi tama ang proseso ng pagkakagawa. Katulad ng dapat natin itong ibabad sa tubig na may asin haba tayo ay kumakayod mga kasuklot. Kailangan natin ng asin. Kumbaga sa ano ay iimbak natin ito ay dapat madami ang asin itong nakahalo dito mga kasuklot pagkatapos natin kayodin. Ganito mga kasuklot ang proseso ng pagkakayod mga kasuklot. Bibiyakin natin ang santol na kinuha natin. Tapos alisin natin ang mga buto nito. Isi-separate natin mga kasuklot. Ayan. Magbibiyak tayo mga kasuklot at para makita nyo na rin kung paano ko i-demo sa inyo ang tamang procedure ng paggagawa. Ayan mga kasuklot. Ang tamang mga kasuklot ng kakayurin ninyo, yung hindi masyadong madilaw mga kasuklot, yung medyo nagdidilaw pa lang para maganda siyang kayudin. Medyo ano pa siya, maniba lang, hindi siya hinog na hinog kasi. Pag hinog na hinog mga kasuklot ay medyo ano na siya, yung iba ay malambot na. Nasisira na kumbaga sa prutas natin mga overripe na kasi kaya ganito lang mga kasuklot ang tamang itsura ng dapat ninyong kinakayod at iniimbak. Ayan mga kasuklot ang itsura ng kinakayod natin oh. Maputi pa siya, maganda pa siya. Alisin lang natin ang buto mga kasuklot. Ito mga kasuklot ang kinakayodan ko, yung planggana na may tubig at may nakahalong asin. Dapat mga kasuklot, mas lamang ang alat kaysa sa asim ng santol para yung santol natin hindi mapula. Makita nyo mga kasuklot ang kaibahan ng may asin. Ayan, maputi siya mga kasuklot, maputi. Ito yung mga kasuklot na hindi nalalagyan ng asin. Yung ganito ang itsura, hindi nalalagyan ng asin. Mapula. Umupula siya. Yan ang pagkakaiba mga kasuklot. Ito kasi mga kasuklot, hindi nakababad sa tubig pag kinayod. At walang asin na gaano. Ito kasuklot ang
may asin. Ayan, kitang-kita nyo, nasa tubig siya nakalubog. Yan mga kasuklot ang tamang procedure ng pagkakayod ng santol at pag-iimbak mga kasuklot. Ganito mga kasuklot ang tamang pagkakayod natin. Dapat ay habang kumakayod, ang planggana natin may tubig na mas lamang ang tubig kaysa sa santol. Dapat nakalubog yung santol sa tubig mga kasuklot. Ayan mga kasuklot, madami ang kinakayod natin kasi magbibinta tayo sa market. Magpapabili tayo mga kasuklot. Madami naman tayo dito mga puno ng santulay kaya ibibinta natin ang makakayod natin. Ayan mga kasuklot yung nakayod ko kagabi. Ayan mga kasuklot yung nakayod ko kagabi. Ayan. Kitang-kita nyo isang timba na mga kasuklot. Ayan, maputi siya mga kasuklot kasi mayroon siyang asin. Mas lamang ang asin niya mga kasuklot. Mayroon pa siyang asin sa ibabaw kaya maputi. Magandang tingnan mga kasuklot. Napaka presentable sa mga mabili dito. Yan mga kasuklot ang tamang natin ang santol. Nilagay natin siya sa timba at may halo siyang asin mga kasuklot. Kailangan natin siyang takpan para hindi mahaluan ang dumi mga kasuklot. Ayan mga kasuklot, pag kayo ay kumakayod, medyo dahan-dahan lang mga kasuklot kasi ano lang naman ito. Hindi naman kailangan lakasan natin ang pagkayod. Kung meron kayong mga santol mga kasuklot, try nyong magkayod nito at mag-imbak sa inyong bahay. Para mas masarap kasi itong mga kasuklot pag matagal nang hindi kayo nakakain. Pag naka-imbak sa bahay ninyo, once na makaisip kayo maggulay, ay mayroon kayong magugulay mga kasuklot. Pang matagalan kasi ito mga kasuklot, ganitong gulayin. Hindi ito nasisira, lalo na pag nakaburo. Yung burong sinasabi ko ay yung may nakaimbak sa timba, nakaburo siya. Binuburo natin sa asin, pang matagalan, may halong asin mga kasuklot. Actually kasuklot, ang ulam ko kagabi, santol. Nagluto ako mga kasuklot ng santol kagabi. Inaluan ko siya ng tinapa. Maganda mga kasuklot na kaparis nito ay yung tinapa kaya body. Mas masarap mga kasuklot kung may budget kayo, ahaluan nyo ng karne, yung taba ng karne. Masarap ito mga kasuklot. Ang kailangan lang nito mga kasuklot yung pag gugulay kayo, mas madami din ang gata. Halimbawa mga 3 buo ng nyog ang gagata ninyo. Walang asim, natatalo ang asim mga kasuklot. Mas masarap, lalo yung nagmamantika sa kawali. Ayan mga kasuklot, pakikita ko rin sa inyo maya ang ginulay ko mga kasuklot. Actually, ito pa rin ang iulam ko ngayong tanghali kasi masarap siyang iuulam. Ito mga kasuklot yung ginulay ko kagabi mga kasuklot. Ayan mga kasuklot, ang ginulay ko kagabi. Ito mga kasuklot, gulay na santol mga kasuklot. Ayan ang bangot niya, tinapa lang. Ayan mga kasuklot, dapat pag nagugulay kayo, tuyo siya. Sana nagustuhan ninyo ang itinuro ko ngayon umaga sa inyo mga kasuklot. Kung paano tayo ng santol, magtamang procedure. At sana mga kasuklot, lagi kayong updated sa akin mga bagong video yung ina-upload para lagi nyong nakikita ang aking mga bagong video. Kasi subscribe na rin po ang aking YouTube channel at pakiclick na rin ang aking notification bell. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.